Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. A blessed and wonderful, joyful, victorious Sunday sa atin po lahat. Hallelujah. Have a blessed and wonderful Sunday to everyone. Amen. 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 Praise God. Praise God. Tumusta po ang bawat isa. Alam po po. Ang iba po sa atin ay nasa vaccination area, no, for a second dose na po. So, salamat sa Panginoon na tayo po ay kanina pa lamang ay kanya pong ginising upang tayo po ay makadalo sa gawain ito. At araw-araw po, today is our 118 days. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. No, 118 days of God's faithfulness. Goodness. Praise the Lord. So ngayong umaga pong ito, today is Sunday po, araw ng panambahan sa ating Panginoon. I-focus po natin mas lalo ang ating mga sarili, ang ating puso, ang ating mga isip na tayo po ay sumamba sa ating Panginoon. Praise God. So tayo po ay aawit, no? Ang sarap kasi awitan ni Lord, eh. Di po ba? Nakaka-inlove po kasi talaga ang Panginoon na naglalagay po sa ating mga puso na mas lalo po tayong ma-inlove sa Kanya. Every seconds ng ating pong mga buhay, bawat segundo po ng ating mga buhay, ibigin po natin ang Diyos. Amen? Amen. Sabi po sa awit, salamat Panginoon. Sabi po sa aawitin natin, salamat Panginoon. Salamat. Ang daming dahilan. Kung isusulat po natin yung mga dahilan na paano po tayo nagpapasalamat sa Lord? Ilang page about kaya ito? Ilang page kaya ang aabutin kung tayo po ay susulat natin ang lahat ng pasasalamat natin sa Diyos. Sige po, tayo po iaawit sa ating Panginoon. Praise God. Hallelujah. Hindi mapapaw, o may kukubli.
Po ang nilalaman ng aming mga puso, Panginoon. Salamat, salamat, salamat po, Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang Diyos na gumawa ng langit at lupa, ang Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob. Ang Diyos na nananatiling nagmamahal sa aming lahat. Hallelujah. Ang Diyos na hindi nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. Lord, marami pong salamat. Ikaw ay mabuti, ikaw ay tapat, Panginoon. Salamat, Lord, muli ay kami po ay binayaan mo ng panibagong araw na ito, Lord. Salamat sa kalakasan, Panginoon, na iamin pong naranasan kanina pa lamang sa pagdilat ng aming mga mata, Lord. Dama namin, Panginoon, Lord, yung kalakasan na muli ay ipinagkaloob mo po sa buhay po ng bawat isa. Salamat sa pagkakataon, Panginoon, pribilehiyo na kami po, Lord, ay tanggapin mo, Panginoon. Sa umaga pong ito, sa aming pagdulog, sa pakikinig po ng inyong salita, Panginoon, maraming maraming salamat, Lord, sa mga pagkakataon na patuloy na binibigay mo sa amin bilang pagpapala sa aming mga buhay. Lord, pagpalain mo po ang anak mo na si Sister Joanne,
Lord, nakakasangkapanin mo, Lord, upang marinig namin, Lord, ang inyong mensahe sa umaga po ito para sa aming lahat. I-anoint mo po ang kanyang mga labi, maging ang kanyang buhay, Panginoon. At ikaw ang makita sa kanyang buhay, Panginoon. Lord, ko lamang ang maluwalhati, Lord, sa kanyang buhay. At sa aming pakikinig, Lord, dalangin namin, ihanda mo po ang puso, ang isip, maging ang full attention, Panginoon, ng bawat isa, Lord, na maunawaan namin, maitigilan namin, Panginoon, ang mensahe po ninyo na, na inyo pong ipapahayag. Maraming maraming pong salamat sa umaga pong ito, ang prayer namin, Panginoon, Lord, na makapasok pa po, Lord, ang iba naming mga kapatid sa Zoom na ito, Panginoon. Upang hindi po nila ma-miss, Lord, ang message po ninyo for today. We thank you, Lord. We love you, Lord. We honor you. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. Isang mapagpalang araw po ng Sunday muli sa ating lahat. At bago po tayo magsimula, ay nais kong batiin ang bawat isa. Tayo po ay 28 na po dito sa ating Zoom room. Handa na po ba ang bawat isa? At excited po ba ang bawat isa na makapakinig ng message ng ating Panginoon ngayong umaga? Praise the Lord. Palakpakan po natin ang Diyos na buhay sa buhay po ng ating kapatid na si Sister Joanne Elaine Jao. Siya po ay kasama po namin na manggagawa sa Jesus is Lord Church Golden Acres. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Praise God. Hello po. Good morning. Good morning po sa inyong lahat. Happy and blessed Sunday. It's a privilege po to share the good news of God. And isa po to sa mga message na binahagi ko na rin po sa mga kabataan sa church that I feel that it is timeless and relevant to talk to. So, allow niyo po ako na mag-share ng screen. Wait lang po. Maa-allow po ba ako, Sister Irene? Makapag-share screen. Okay na po, sis. Pwede na po. Okay na po. Ako, pwede na. Only the host can allow lang po yung share screen. Wait lang na, sis. Okay. Good morning! Good morning po. Okay na ba si Sir Joan? Wait lang po. Okay. Ikaw na po yung host. Ginawa na po kita host. Tita Irene, send ko kaya sa iyo yung documents. Then sa inyo ko po i-share screen. Ayun lang, hindi ako marunong, wala si Dindin. Wait, sige lang. Okay na. Ikaw na yung ikaw na yung host ngayon. Ako na po. Sige, try ko po. Yes. Okay, okay. Wait lang po mga kapatid, inaayos lang po namin ang ating PowerPoint po ni Sister Joanne. Praise God. So we are 30 na po dito sa Zoom room. Welcome po ang lahat. Praise God. Thank you, Lord. Ayan, praise God. Sige po, tayo po ay hintayin lang po natin habang inaayos po ang kanyang PowerPoint para ma-share po sa ating lahat. Praise God. Nandito po si Brother Melvin Hamito. Alam ko po si Brother Melvin is from Japan din po, ano? From Japan. Tama po yes, ba ako? Yes, yes po. Naka-attend na po siya before dito sa atin. Praise yes. God. So good morning po sa mga bagong pasok, Sister Juliet, Brother Ryan, Sister Ermi, Sister Badge, Sister Ruby Canete, Sister Ruby Menyosa, and Sister Abby, and Brother Joey.
Praise God. Si Sister Jamaica and Brother Philip ay narito na rin po. Si Sir Arlene Paraiso, si Sir Ana Clemente, si Sir Emmy Pineda, Sir Emmy Cabalpiera. Yan, nandito na po ang lahat. So, praise God. Yung iba po ay Mars Irene Alfonso. Nabati ko na rin po kanina nung mas maaga pa po. Praise God. Thank you, Lord. So, hintayin lang po natin na maayos po ang PowerPoint. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Andito na rin si Sir Jonah Villarasa. Praise God. Remind ko lang po habang hinihintay po natin si Sir Joanne that our devotion for today is on Mark chapter 10 po. Ang babasahin po natin, the whole chapter of Mark chapter 10. Sino pong nagbasa ng Mark chapter 9 kahapon? Nakaka-bless po ang Mark chapter 9. Lahat naman po yan ay napakagandang mga word ng ating Panginoon. Don't miss it po. Huwag niyo pong imi-miss ang everyday devotion. Ito po ay kung umaari po, ibigyan po talaga natin ng time to read our daily devotion. Huwag niyo pong imi-miss. Kasi diba, pag tayo po ang nagpipray, we are talking to God. And pag tayo po ay nagbabasa ng Word of God, God is talking to us. So, kung hindi lang po lagi tayo yung nakikipag-usap. Dapat two-way communication. Dalawa po. Di po ba? Mahirap pagka ikaw lang yung lagi nagsasalita. Kailangan si Lord magsalita din sa iyo through His Word, through reading His Word. Yun po ang Biblia. Praise God. So, I hope and pray na tayo po ay hindi makakalimot. Bigyan po natin ng time na basahin po ang salita ng ating Panginoon every day. At yung wala pa pong Bible, I can send po yung Bible po sa inyo. Mag-schedule po ko ng pag-mail ng mga Bible by next week. So send nyo lang po sa akin ang inyong address. Even in Japan, Sister Ruby Canete, send mo lang yung address mo. Papadalhan ko kayo dyan ng Bible. Wow, thank you, Ma'am. Sure. Send lang yung address. Para, okay, sige. Huwag po nating i-miss yun. Huwag nating i-miss yung good news na binibigay po ng Lord sa atin every day. Huwag nating i-miss. Hindi baling ma-miss na natin kung ano man yung mga pwede nating mga, kung ano yung mga balita na ano. Okay na yun, makaligtaan natin. Pero yung salita po ng Panginoon, huwag po nating dapat na liliban tayo doon. Opo. Yan, praise God. Kasi nakakatin na lang po ako ngayon, Saturday, Sunday na lang po kasi pumasok na po ako ng new, bagong work po kasi kaya maagang pasok. Kaya hindi na ako nakakatin ng every morning. Saturday, Sunday na lang po. May trabaho na po. Okay. Pagpapala po yan, blessing po yan. Pero yun nga po, pagpapadala ko ng Bible sa inyo, Maraming salamat po. Hindi po ako masalang Bible, pero ko po, kasi never pa ako nakakahawak ng Bible or hindi pa ako nakaka-receive kaya hindi ko po alam. Sige, okay. If you want po na halimbawa, meron, hindi niyo po alam, hindi kayo familiar how to open the Bible, paano ba kayo magsisimula, ayan, pwede po tayo magkaroon ng another meeting on this. Halimbawa, tatlo kayo na tayo po yung magde-devotion sama-sama. Halimbawa, dalawa kayo. Small group po. Praise God. Sige po, Sister Joanne. Okay, wait lang po ah. Nag-load pa. Pero nakikita nyo na po yung sa screen share. Yes. Loading po. Kanina po nakita. Okay, sige. So, yung ituturo ko po ngayon, it's about the last word of Jesus. Nung nasa cross po siya, nakahang po siya sa cross. And isa po ito sa pinaka nagustuhan ko. Kasi during that time, God tell, it is finished. Actually, ang Greek word po doon ay tetelestai. So, ano nga ba ibig sabihin ng tetelestai? What God really meant when He mentioned tetelestai, it is finished. Namatay na ba siya doon? Yun na ba yung ending? So, those are the things po na gusto ko pong i-share sa inyo. Naglo-load. Sorry po.
Sige po, babasahin po natin yon sa John 19 verse 30. Sabi dito, when he had received the drink, Jesus said, it is finished. With that, he bowed his head and gave up his spirit. Sino? Hindi ka start lang eh. So, sabi po dito sa John 19:30, sinabi po ng Lord na it is finished. So, ano nga po yung ibig sabihin ng it is finished? Number one, itong bagay lang po. Number one, it speaks about his power. Kalooban, ang ibig sabihin po ng it is finished, it speaks about God's power. Sabi sa John 20 verse 1, kung may mga Bible po kayo, you can actually check that. Sabi dito, early on the first day of the week, while it was still dark, Mary Magdalene went to the tomb and saw the stone has been removed from the entrance. So, bigyan ko po kayo ng background kung ano pong nangyari after nung namatay si God. So, ito pong si Mary Magdalene, pumunta po siya dun sa libingan ng ating Panginoon. And then, nakita niya daw doon na parang na-remove yung bato. At ang nakita na lang nila is yung mga linen, yung mga pinagsuotan ng Lord nung namatay siya. So, tinawag niya sila Simon Peter at sabi, nawawalang ang bangkay ng Panginoon, nawawalang katawan ng Panginoon. Because they don't even know or na mabubuhay ang Lord. Akala nila namatay na lang si God. So, ang ginawa nila Simon Peter, hinanap nila yung katawan, and then Mary Magdalene saw two angels. Isa sa paanan, kung saan nakalagay yung katawan ng Lord, isa sa paanan at isa sa ulo. Then sabi ni Mary Magdalene, nakita nyo ba? Nakita nyo ba yung katawan ng Lord? You can check that on John 20, the whole chapter. Sabi niya, nakita nyo ba yung katawan ng Lord? Nakita nyo ba yung bangkay? Then sabi nito nila ng angel, hindi namin nakita. Or tinatanong nila kung anong hinahanap mo. And then, Mary Magdalene saw a gardener. Unang-una sa lahat, hindi akala ni Mary Magdalene, gardener or isang tao lang yung nakita niya, but actually it is God. Then na-realize ni Mary na si God yon when God called her. Sabi, Mary. And Mary was surprised because hindi nila alam na mabubuhay pang Lord. Akala nila nung napaku ang Panginoon, ay, wala na, patay na. But God did not die and, you know, just die. He rose again. So they are all surprised. So ang ibig sabihin po nung cross ng Panginoon, it's not speak about his weakness or his disability to be a God. But it speaks more about His power. Marami hong nag-claim na sila ang Diyos, pero namatay. Hindi nabuhay. There are a lot of people that are claiming they are God, pero hindi ganun yung power na demonstrate ng Lord sa atin. So, after po noon, nagulat sila, lahat po ng disciple, nagulat dahil hindi nila alam na na mabubuhay pa ulit ang Panginoon. So, it is finished speaks more power. His power. God's power. Sabi po sa Ephesians 2:3 verse 20. Now, to him who is able to do immeasurable more than all we ask or imagine, according to his power that is at work within us. Pag sinabi po natin power ng Lord, character ng Lord yun. And whatever God can do, we can do that because God's spirit live within us. Amen po ba? Naniniwala po ba kayo doon? God's Spirit live within us. And
isa ho sa mga bagay na nakakatuwa sa Panginoon kasi he was not selfish na yung power niya para lang sa kanya, but it is also he also shared and demonstrated the power within us. Amen po ba? Sabi po dito sa sabi dito, he did not say I am finished, for that would imply that he died defeated and exhausted. Rather, he cried out, it is finished, meaning I successfully completed the work I came to do. yung sinabi ng Lord na it is finished, it does not imply natapos na ako. But it implies that I completed my calling. Calling ho ng Panginoon na, na ibigay yung buhay niya sa atin or ilaan ang buhay niya sa atin. So yun po yung number one. It speaks about God's power. So it is finished power. Pangalawa po, it is finished speaks about His forgiveness. Sabi sa Luke 23 verse 24. Ito po yung kwento ng, ito po yung time na sinabi ng Lord, Lord, forgive them, for they do not know what they are doing, and they divided up His clothes by casting lots. Nakakatuwa na isipin that during that time it was pain, hindi naman nakakatuwa, but actually it's nakakabagbag ng damdamin na isipin na God was thinking of you, forgiving you during the time that it during the time na sobrang painful nung pangyayari. You're hanging at the cross, kasama mo yung mga kriminal, and God was thinking of you and forgiving you. Diba? And alam niyo po, dun sa Luke 23 verse 39 to 43, ikukwento ko na lang po, kasama ng Lord yung dalawang kriminal. Nakahang na sila sa cross. Sabi nung isang kriminal, diba Diyos ka? Ba't di mo iligtas ang sarili mo? Iligtas mo rin kami. And then yung isang criminal, nirebuke niya yung kasama niya. Sabi niya, tayo, deserve natin itong kamatayan. Deserve natin to. Pero siya, hindi niya deserve to. Wala siyang ginawang masama. And that during that time, God mentioned this to the criminal na sinabi niya na hindi to deserve ng Diyos. Wala siyang ginawang masama. Sabi niya dito, when we are punished justly, for we are getting what our deeds deserve, but this man has done nothing wrong. Then he said, Jesus, remember me when you come into your kingdom. Jesus answered him, truly I tell you, today you will be with me in a paradise. Diba? During that time, nagpatawad ng Lord God. Sabi niya, remember this day, you will be with me in the paradise. Ako ho, tuwing nagkakamali po ako, it always feels shame. There's always shame. There's always guilt. Alam niyo po, dumating po ako sa time na hindi ko na gusto magsimba. Kasi ho, I feel that I don't deserve to be forgiven. And feeling ko parang baka hindi ko deserve na patawarin. But God reminded me that I die on the cross of the Calvary because I forgive you. You should not feel any shame or any guilt because all of that was took away from you.
And ang sarap isipin na kayang patawarin ng Lord yung mga katulad natin. Even how disgusting we are, how terrible we are, kaya tayong patawarin ng Lord. Alam niyo, doon ako na-amaze sa Panginoon. Kasi tayong mga tao, ang hirap nating patawarin yung ibang tao. And there are times na minsan ang pinakamahirap ang patawarin is yung sarili natin. Ako ho, I was so hard on myself every time that I fail, I make mistakes. It was so hard for me to forgive myself. And doon ko na-realize na God already took away all of those shame and guilt. So I don't need to dwell on that or to linger on that feelings. And alam niyo po, every time na nagkakamali ako, I always think that the Lord mentioned, it is finished. It is done. I take everything away from you, like your shame, your guilt, and you can start a new life. You can improve yourself. You can better yourself. Kasi kung hindi natin patatawarin yung mga sarili natin or hindi tayo magpapatawad ng ibang tao, we cannot move on in our life. We cannot move forward. Lagi ho tayong nakakulong sa nakaraan. Lagi ho tayong nakakulong sa mga hindi magandang bagay. So yun ho yung yun yung pinakamagandang sinabi ng Lord, that when we think of cross, we think that God forgiven us. So we can go on, we can pursue in our life, we can move on and look forward to the better future. Amen po ba? Sabi niyo po, I am forgiven. I am forgiven. Amen? Lahat po tayo pinatawad ng Panginoon. Naniniwala ba kayo doon? So, alam niyo po, meron pong isang Pixar movie, isang Disney movie po, na ang title is Wreck-It Ralph. And then, yung isa po siyang video game. Then, si Wreck-It Ralph po, is ang ginagawa niya is manira ng bagay. So, he was known as a bad guy. And then, one time, he wanted to have a new life. Kaso, yung mga tao, ang tingin sa kanya, ganun pa rin. Those people think him as the same person. Na, ay, masama, masamang tao. But one time, sinabi ni Ralph, I don't want to be a bad guy anymore. Sa atin po, pinakamahirap magbago kasi yung mga tingin ng tao sa atin, ganun pa rin. Ikaw pa rin yung tao kahapon. Ikaw pa rin yung tao nung 5 years ago. But God does not think that way. God always think that you can change, you can be transformed, you can be a better person. Every time po na nagpe-pray ako, I always pray, Lord, I am not the person I was yesterday. I am a new person. I know that you can change me, you can transform my heart. Isa po to sa paborito kong verse. 2 Corinthians 5 verse 17. Therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come and the old has gone. The new is here. The old has gone and the new has come. Bagong creation na po tayo. So every time that we think about we think about cross, it's a sign of forgiveness. Pagpapatawad po ng Panginoon. So dalawang bagay po. It is finished. It is about God's power. Second, it is finished. It is about God's forgiveness. Amen? Sa pangatlo po, last. It is finished means victory. Sabi po dito, tetelestai means the Savior's final cry out of victory. When He died, He left no unfinished business behind. When He said, it is finished, He was speaking the truth. It is a sign of victory. Nung namatay po ang Panginoon at nabuhay siyang muli,
it's not a cry out of ending, but it is a new thing. It is start of new beginning. That God win the battle. It is victory para ho sa Panginoon. Kung victory po yun sa Panginoon, yung mga bagay na yun, everything that we are going to do, it will be victorious. Lahat po ng bagay na mangyayari sa ating buhay, mapagtatagumpayan, mapaglalagpasan po natin. Amen po ba? Everything that we are doing, we will be able to overcome. Kasi yun na-overcome na yan ng Lord. Even death could not hold him. Even grave cannot hold him. So lahat po ng pinagdaanan ng Panginoon, lahat po ng paghihirap niya it was already victorious. It was he already won. Kaya po tayo, ganun po tayo. Pag inaccept natin ng Lord, inaccept natin si Jesus. Para kasing tayo yung mga children niya, tayo yung mag-inherit po ng kung ano yung character na meron siya. So every time that we are going through something, let's all remember that the cross is the sign of victory. It is not about ending, but a new beginning for all of us. Sabi ho ni Winston Churchill, victory at all costs, victory in spite of all terror. Victory, however long and hard the road may be. For without victory, there's no survival. Ganun ho yung nangyari sa Panginoon. Kahit anong hirap na pinagdaanan ng Panginoon, maraming persecution, maraming betrayal, maraming hindi naniniwala sa Panginoon. But at the end of the day, if there's no victory, there's no survival. If God did not die and rose again, then we are all in the hell. We are living in a hellish life. But if there's a victory, there is a survival. And tayo ho yung mga survival. Because God fought for us. Amen? Amen po ba? Conclusion na po tayo. John 16:33. I have told you these things so that in me you have peace. In this world you will have trouble. But take heart, I have overcome the world. Take heart. Take heart, I have overcome the world. God is directly speaking to us when he mentioned that I have overcome the world and so you are. Kung kaya ko, kung napagtagumpayan ko ang mga bagay sa mundong to, kakayanin mo rin. I will provide you all of the things that you needed. My spirit will be with you. Amen? So, alam niyo po, nakakatawa ang Lord kasi nagkatawang tao po siya. Para ma-experience niya rin mismo yung paano matemp ng kaaway, paano, ano yung totoong buhay. Hindi lang siya Diyos, pero nagkatawang tao din siya. So, he knows what you're going through because na-experience niya ho yun eh. So, hindi natin pwedeng sabihin sa Lord na hindi mo ako maintindihan kasi hindi ka naging tao. He did. Naging tao po siya. So, yun po yung parang maganda sa Panginoon eh. He knows what we are going through. That's why he mentioned, he was an encouraging God who's telling us, take heart, I have overcome the world. So, tatlong bagay po ang ibig sabihin ng it is finished when God mentioned that. Number one, it speak about his power. Number two, it speak about his forgiveness. And number three, it is about victory. And lahat ho ng meron ng Lord, once we accept God, we will be able to inherit it. So we are victorious, we are forgiven, and we are powerful by the grace of God. Amen po ba? Let us all close our eyes and bow our head. God, marami pong salamat. Thank you for dying on the cross. Thank you for forgiving us sa mga kasalanan na hindi naman kapatawad-tawad. But Lord, thank you for showing your grace to us. Marami pong salamat, Panginoon, dahil ho sa inyo, nabubuhay ho kami, Panginoon, ng hindi nakakulong sa mga kasalanan, hindi nakakulong sa mga nakaraan namin,
hindi nakakulong sa kung sino kami dati. But God, because of your grace and because of the blood on the cross, we are able to live freely. We are redeemed, Panginoon. And we are recharged. God, wag ho namin sayangin yung buhay na meron kami if it's truly that life is too short. But we want to live glorifying you. We want to live magnifying your name. At lahat ng gagawin namin ay magbigay ng kaluguran sa inyo. Maraming maraming salamat, Panginoon, for your message. I believe that you speak to us truly, Panginoon, and direct us. God, i-bless mo po, Panginoon, ang lahat po ng nandito sa Zoom na to. I pray, O God, na lahat po ng desire ng kanilang buhay ay katatagpuin mo po. And God, continually, O God, ilayo mo po kami sa kahit anong plano ng kaaway, kahit anong sakit, aksidente, we cast it down by the name of Jesus. Maraming maraming pong salamat, Panginoon, sa buhay ng bawat isa na nakinig. And I pray, Panginoon, na yung natutunan po namin will resonate to us. At yung matutunan namin ngayong araw na to is madadala namin araw-araw. We remember that the cross is about your power, your forgiveness, and your victory. Maraming maraming pong salamat sa kabutihan mo sa aming buhay. We give you highest praises and honor. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Thank you, Paul. God bless you all. Thank you, thank you. Thank you, Lord. Thank you, Lord, sa buhay po ng ating kapatid na si Sir Joan. Praise God. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. So, bago po tayo magkahiwa-hiwalay sa ating pong Zoom, gusto ko pa po kayong anyayahan na kayo po ay dumalo sa ating FB Live mamaya pong 10 a.m. sa mga hindi po makakapunta sa church. Yung iba naman po ay makakapunta sa mga hindi po makaka-attend. Napakaganda po ng message ng ating Panginoon. Continuation ng shinare po ni Sister Joanne yung mamaya po sa 10 a.m. po natin via FB Live. I-share ko po yung link and i-click nyo lang po ang link. Hey, I'm excited, Sister Annalisa. Nakita ko siya, nag-kumalakpak siya. Excited po siya na patuloy na makinig po ng Word of God. Thank you so much. So tayo po ay muli magpipray po tayo at papanalangin po natin ang isang bawat isa po. Panginoon, maraming maraming salamat sa napakagandang mensahe mo. Truly, Lord, that we are already forgiven, Panginoon. Hindi kami kailangang mag-dwell, Panginoon, sa kung ano po yung pangit na ahapon namin, Lord. Thank you for your message, Lord, na kami po ay ginising mo sa katotohanan, Panginoon, na ikaw po, Lord, ang siya na pong kumikilos sa aming mga buhay. Hindi na po kami, Panginoon. Tulungan niyo po ang bawat isa, Lord, na hindi na po, Lord, magkaroon po ng anumang mga bagay na gagawin na makakapaglungkot po sa iyong puso. Panginoon, ang bawat gagawin po namin, iisipin, Panginoon, at sasabihin, ito po ay magbigay ng kaluguran po sa inyo. Lord, pagpalain mo po ang aming kapatid na Sister Joanne, Panginoon, na siyang ginasangkapan at ginamit mo sa umaga pong ito, Lord, for daily morning prayer and devotion. Pagpalain mo po siya, Panginoon, higit pa po sa inaasahan at kayang abutin ng kanyang isip. Ano man ang desire ng kanyang mga puso, Panginoon, ng kanyang puso ay patuloy ipagkaloob po sa kanya, Lord, maging sa kanyang buong pamilya. Ayatan po siya, Panginoon, at makamtan niya, Lord, ang pabor mo araw-araw, Lord, sa kanyang buhay. Marami po salamat. Pagpalain mo po ang buhay po ng bawat isa na ngayon po ay umaten dito sa daily morning prayer and devotion. I-bless mo po si Brother Jojo. Bless mo, Lord, si Sister Ana Clemente, Sister Jamaica, and Brother Philip. I-bless mo po sila, Panginoon, in Jesus' name. Lord, bless Sister Vivian and Brother Vincent, Sister Lala Dakara, Sister Annalisa Punsalan, Sister Ivy, maging sa kanyang asawa at si Grant. Lord, i-bless mo po sila in the name of Jesus. Maging ang mother po ni Sister Ivy, Lord. Patuloy ang himala ng kagalingan, Panginoon, imaranasan ng kanyang mother in the name of Jesus, in the name of Jesus. Lord, i-bless mo po Sister Arlene, maging kay Brother Gali, Sister Rabi Lacuna, maging kanyang mga anak, ang kanyang mga apo. Lord, i-bless mo po Sister Malin de Guzman, Sister Liza, Sister Susan. Lord, bless them, Lord, in the name of Jesus. Lord, i-bless mo po, Panginoon, si Sister Rachel and Brother Steve, Sister Ruby Canete, Mars Irene Alfonso, Sister Roslyn, maging kay Brother Felix, Lord, in the name of Jesus. Bless them, Lord. Lord, i-bless mo po Sister Rubit Yongson, si Brother Sid, Sister Emmy Cabaltiera, Sister Jonah Villarasa, Sister Emmy Pineda. Bless them, Lord, in Jesus' name. Lord, bless Sister Huge,
Sister Abby and Brother Jolie, Sister Ruby Menyosa, and Brother Gio Menyosa. Lord, bless them, Lord, in the name of Jesus. Lord, bless the life of Sister Buzz Samson, Sister Ermi, Melvin Hamito, Brother Ryan, Sister Juliet Ramos, and Sister Carla Almazan. Lord, pagpalain mo po ang buhay ng bawat isa at kung meron mong pangalan na hindi ko nabanggit, Panginoon, Lord, kilala mo po kung sino siya at wala kang lalampasan, Lord, sa lahat po ng narinito po na dumalo sa daily morning prayer and devotion for today. Maging sa mga wala po, Lord, dito po na meron po silang mga inaasikaso. Lord, bless them, Lord. Bless them in the mighty name of Jesus. Panginoon, maraming pong salamat. Patuloy pangunahan mo ang aming araw na ito, Panginoon, sa lahat po ng aming mga gagawin, sa aming mga buhay, lalo-lalo lang, Lord, sa aming pong personal devotion, Lord, for today. Samahan niyo po kami, Panginoon, Lord. Patuloy, Lord, narinig po namin ang boses po ninyo. Maraming pong salamat. May the love of the Father, the grace of the Son, our Lord Jesus, and the sweet fellowship of the precious Holy Spirit be with us all now and forever. This is our prayer in Jesus' name. Amen. 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 Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Meron po ba sa atin ang gamit e laptop? Wala po kasi Sister Irma ang ating taga-picture. Yan. Sino po ang may laptop na pwede po tayong Bart, nakapilaptop ka? Hindi. Naka-cellphone. Yan. Hala. Si Sister Joanne ba nakalaptop ka? Hindi, Pipi. Takot lang ako. Yan, Ermi, si nakalaptop ka, Sis Ermi. Talagang magpapaturo na ako kay Dindin paano mag-picture-picture dito. Pero alam niyo po, nag-ano naman ako, pinicturean ko yung cellphone, yung screen. Kaya lang syempre, medyo blurred yun. So hindi bali po, alam ko naman may mga ipopost kayo sa group chat natin. Eh muli po, magkita-kita po tayo mamaya sa ating FB Live. Praise the Lord. See you again all tomorrow, mga kapatid. God bless you all po. God bless. I love you. Bye-bye. 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 Love you all po. See you later, Sis Irene. Yes po. Dadaanan ko po kayo. Sundin ko po kayo. God bless. Okay po. God bless po. Bye-bye po. Bye-bye.